Mukhang sasakali na siya nito kapag nagtanong pa siya, kaya umiling na lang siya. Good. Now, if you just skid the ball out of here, maybe I could put that piano to good use. Word mo? Naisip niya habang naglalakad siya palabas ng bulwagan. Imagine, nagdala pa ito ng piano roon, pero hindi rin niya mapigilan ang maintriga. Yun ang unang pagkakataong may nakakilala siyang songwriter. At stateside pa, sa Amerika ito nakatira, kaya lohikal na mga taga roon ang umaawit sa mga obra nito. Wala naman na kasi siyang balita rito mula nang umalis ng San Nicolas ang pamilya nila. Cole, hindi niya maiwasang maisip, kahit pala masungit at maangas ito ay nakakaintriga ito. Ang dami pa sana niyang gustong itanong dito pero baka lapain na siya nito ng buhay kaya iniwan na lang niya ito. This is the most ridiculous idea I've ever come up with. Todo ang pagmamaktol ni Alton. Bakit kasi nakinig pa siya sa suggestion ni Michael na umuwi siya sa Pilipinas? Hindi nga yata suggestion ang tawag doon, kundi pangungulit at pamimilit. Ginawa yon ng agent niya pagkalipas ng kulang-kulang isang buwan na wala pa rin siyang nagagawang kanta para kay Tiffany. A drastic change of scenery is what you probably need. How about your country? Iyan ang sabi nito sa kanya. Niayaw niyang ikonsideran iyon ng una. But Tiffany was getting restless and his deadline was drawing near. Hindi yun mahigpit sa deadline pero dapat lang siguro may maipakita na siyang obra pagdating ng itinakdang panahon. If not, it would make him look like the loser he was starting to think he was. Panic time kaya sa dakong huli ay sinunod niya ang mukha ni Michael. But seeing someone in the house and getting hit with a statue drew him for a loop. Nadiskaril din yata ang utak niya kaya hayo na natiling hindi gumagana iyon. And to think he even had his old piano brought to the old house. Iyon kasi ang lugar na sa pakiramdam niya ay conducive sa paggawa niya ng kanta na magbabalik ng dating ningning sa pangalan niya. Pakiramdam din niya, posibleng maibalik ng lumang piano na dati niyang ginagamit ang mahika ng kanyang talento. But it seemed that his plan was not working. Kasi hudang nasa stage yata siya na sa Pilipinas o kahit pa siguro sa ilalim ng dagat ay hindi siya makakagawa ng kanta. Heaven help him, but it was starting to look as if he was truly has been laos na to the ninth degree. Hindi niya napigilan ang sama ng loob na nahaluan pa ng nagkaipon-ipon ng frustration. He lost it. Nagwala siya. Tinabig niya ang lyric sheets. Hinagip ng kamay niya ang bass na nakapatong sa isang misa. At tinabig din yun. Pati ang earthen jars ay pinagdiskitahan niya. Pinagsisipan niya ang mga yun. Hindi pa siya nakontento. Sumisingasing at nagpupuyas ang dibdib na iginala niya ang paningin sa paligid. Naghahanap ng pwede pa niyang sirain. It briefly occurred to him that he shouldn't be doing that but his mind was already clouded with so much frustration. Namataan niya ang kabinet na nasa ibang bahagi ng bulwagan. Sa ibabaw yun, ay may nakapatong na kung anong maliliit na bagay na gawa sa kahoy. Agad siyang lumapit doon. Balak niya ay tabigin papunta sa sahig ang mga yon. Kapag hindi ka pa tumigil, ay tatagpasin kita ng liig. Naudot ng balak niya nang may magsalita mula sa likuran niya. Pagbaling niya ay nanlaki ang mga mata niya
Pagkakita sa babaeng nakatayo roon, hawak nito sa dalawang kamay ang isang gulok. At base sa ekspresyon nito ay tila hindi ito mangingiming gamitin yun sa kanya. Step away from that cabinet, utos nito. Parang pulis na naguutos sa nasukol na kriminal. Lumarawan ang pagkadismaya sa mukha nito nang mamataan nito ang mga nagkalat sa sahig. Step away! Sigaw nito nang hindi pa rin siya kumilos. Napahakbang siya palayo. Suddenly, it was all too much for him. The scene was so ridiculous with him looking like a lunatic and the woman threatening to take his head off looking as crazy as he was. Hindi na siya nakapagpigil. Natawa siya ng malakas. At parang hindi na niya magawang tumigil. He laughed and laughed until tears rolled down his cheeks. And then he fell on his knees, put his face in his hands and started to cry. Tuluyan ang nakalasang tornilyo ng isang to. Ganun na lang ang pag-aalangan ni Daphne habang nakatingin siya kay Alton. Hindi niya alam ang gagawin. Imposibleng makaya niyang tagpasan ito ng ulo kapag nagwala ito. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung paano magre-react. Iwan mo na, Gaga. Run! Pero hindi siya makahakbang. Napatakbo siya kanina nang marinig niyang parang may limang kalabaw na nagrarambulan sa silid na kinaruroonan nito. Noong una ay inakala niyang may pumasok na kung sino at nakikipagbakbakan ito. Dahil doon kaya niya kinuha ang gulok na namataan niyang nakapatong sa gilid ng lababo. Ni hindi niya alam kung matalas iyon pero gulok pa rin yun. Kahit paano ay pwede yung ipanakot. Imbis ay tila'y nataki ito ng kapraningan. Naguhuramintado ito, panayantabig sa lahat ng mahagip ng kamay nito after the initial shock wore off. She started to feel dismay. Bahagi ng bahay ang sinisira nito. Hindi man siguro antigo ang mga yon ay parte ng kasaysayan ng bahay ang mga yon. Nang lapitan nito ang kabinet ay saka lang niya nagawang kumilos. Binalaan niya ito, pero lagot siya dahil naging mitsa yata ang ginawa niya para mabaliw na ito ng tuluyan. Ano ba ang tawag sa isang tao na sabay na umiiyak at tumatawa? Dapat na nga siguro siyang tumakbo dahil baka magwala uli ito. But something stirred in her heart as she watched him weep. Hindi siya sanay makakita ng lalaking umiiyak at base sa pagkakaalam niya, umiiyak lang ang isang lalaki kapag may hindi na ito makayanan. And this gorgeous hunk of a man looked every inch like someone who had reached the end of his rope. Sa kabila ng matinding protesta ng katinuan niya ay nilapitan niya ito. Tumalungko siya sa tabi nito at marahan niyang hinawakan ito sa braso. Tila hindi siya napansin nito, nanatiling nakasubsubang mukha nito sa mga palad nito habang banayad na yumuyugyug ang mga balikat. Panay ang lunok niya. Kinakabahan pa rin kasi siya sa posibleng gawin nito. But then she wasn't able to help herself. Inabot niya ang balikat nito, tinapik-tapik iyon. Kapag kuha na ay nauwi yun sa paghagod. Unti-unting kumalma ito, mukhang nagagawa na nitong kontrolin ang emosyon nito. Itinuloy pa rin niya ang paghaplos dito. Parang kailangan pa rin kasi nito ng pag-alo. Ayun nga lang, napansin din niya na tila nag-i-enjoy na yata siya sa paghagod dito. In fact, her palm started to tingle with that sensation she couldn't describe. Aba, mas matindi pa yata ang sayad mo kaysa sa kanya eh. Parang napasong hinila niya bigla palayo ang kamay niya mula rito nang
mula nang mawari niya kung ano ang nangyayari sa kanya. She shouldn't be feeling that. Sa panahong yun ng buhay niya ay wala siyang karapatang makaramdam ng hiya. Lalo pa sa lalaking ito na kakakita pa lang niya ay nag-aastang baliw na. Tila tuluyan na itong nakalma. Nag-angat ito ng mukha at panay na lang ang hugot nito ng hininga. Thanks, sabi nito sa kanya. Yeah, wika niya. Iginala nito ang paningin at rumihistro ang pagkadismaya sa mukha nito. Oh, Gus, I can't believe I did that. I lost it big time. Usal nito na parang ang sarili ang mas kinakausap nito. Yes, you did. Sumagot pa rin siya. Akala ko nga gigibain mo na ang buong bahay eh. Natawa ito pero bahaw yun. I'm not in the habit of wreaking such havoc. Saad nito. I just will. I've just had it up. So here already. Itinuro nito ang liig. Ano ba ang problema? Nang siyang magtanong. Malabo sigurong makatulong siya pero kung minsan nakakatulong na din kahit paano ang may pinaghihingahan ng suliranin. Halatang nagatubili ito pero sa bandang huli ay mukhang totoo ang sinabi nito na he had it up to here at gusto nitong may mapaglabasan ng saluubin. Umupo ito ng tuluyan sa sahig. Namimitig na ang mga binti niya sa pagtalungko kaya ginaya na rin niya ito. Umupo na rin siya sa sahig. You knew that I'm a songwriter, right? Sabi nito, tumango siya. Well, what I should have told you is that I used to be a songwriter. Used to be? Hindi na ngayon. O sisa niya. Trying hard na lang yata ako ngayon. Napailing ito. Kababakasan ng disgusto ang tinig nito. I don't know how or why it happened, but I can't seem to write anymore, pahayag nito. As in zero production. Nangyayari naman yata talaga ang ganun, hindi ba? Ay yung sinasabi nilang mental or creative block. Ang haba naman ng block ko, kisihudang creative o mental man yun. It's been a long time since I last wrote a song. Nagsisimula na nga ako maniwala na nalaos na ako. Oh no, huwag mong gawin yun. Bulalas niya. Kapag inisip mo nalaos ka na, eh lalo ka lang madadown at malamang mas mahihirapan kang makalikha uli ng kanta. What do you suggest I do then? Alang ang isipin ko na I'm the greatest kung wala naman akong maibuga. He sounded very better. And he listened to this. I was asked by Tiffany Blaine to write a song for her. Tiffany Blaine? As in yung dalagitang mahilig magsuot ng gold na bikini sa mga music video niya? Natawa ito. Yeah, that's the one. She just happens to be one of the biggest stars in the music industry. I was so amazed when my agent told me that she loves my music and that she wanted me to write for her. This could be the break I've been waiting for, but look at me, I'm a mess. Naglakbay ako mula sa States papunta rito sa San Nicolas, hoping to find what I need her. Pero wala rin pala yun dito. Mukhang wala yun kahit saan. It's not the place that's the problem but this. Kinutusan ito ang ulo. This is the problem. This. Inulit-ulit pa nito ang pagkutos sa sarili. Baka maalog na ang utak nito kaya pinigilan niya ang kamay nito. Tama na nga. Malalaglag ang alaga mong alakdan dyan. Sige ka. I told you shouldn't think that way. Mas maganda siguro kung mag-chill ka lang. Did you say chill?
Parang hindi ito makapaniwala na sinabi niya yun. Oo, masama ba? Hindi ako artist pero alam ko rin na kung minsan kapag masyado tayong nagpupuko sa isang problema ay lalo tayong walang maisip na solusyon. Baka sa kakapiga mo sa utak mo para makasulat ay lalo siyang natataranta kaya hindi siya gumagana ng maayos. So I should chill. Parang sarkastiko ang tono nito. Kung hindi lang siguro kakatapos lang nito mag-breakdown, baka sinupla na niya ito. Mamasyal ka, maligo sa ilog, umakyat sa puno, sumakay sa kalabaw. In short, act like you're on vacation. Baka sakaling mapriskuhan ang utak mo. Kaysa iyong nagtatapon ka ng mga gamit sa sahig, I doubt kung ikakatuwa ni Doña Amparo kapag nalaman niya ang mga ginagawa mo. Napakunot noo ito. Sino siya? Siya ang head ng foundation na pinagtatrabahuan ko. Advocacy niya ang pangangalagaan ng mga gusali, bahay at kung ano-ano pang mga istruktura na pinaglumaan na ng panahon. The foundation restores the structures and then maintains them so that future generation will still have a connection to their past. Para kang brochure, kuminto nito. Actually, galing nga sa brochure yung sinabi ko, pag-amin niya. Napatitig ito sandali sa kanya. Kapag kuwan ay napahalakhak na naman ito. You're not losing it again, are you? Lalo itong tumawa. No, I'm not losing it. Don't worry, wika niya. Humugot ito ng hininga. That felt so good. It's been quite a while since I laugh out loud like that. Laughter is the best medicine daw, hirit niya. Huwag ka lang magpa-overdose at baka air pollution ang maging resulta. Natawa ulit ito. Mukhang sabik nga itong tumawa. Konting kibot kasi ay napapahagal pak ito ng tawa. Hey, thanks. Sabi nito nang tila na himasmasan na. Tumingin ito sa paligid. I'll clean up the mess. Mamaya na. Kumain ka na muna siguro. Wika niya. Nagluto ako ng breakfast. Kasya naman sa atin yun. Mapili ka ba sa pagkain? Corned beef at sinangag lang kasi yun. I would kill for sinangag. Matagal-tagal na akong hindi nakakain nun. Anito. But hey, are you sure you want me to join you? Basta mangako kang hindi ka magbabasag ng mga baso at pinggan, anya. Napangiti ito. I promise. Good. Then let's eat. Nauna na ito sa pagtayo kapag kuwan ay nilahad nito ang kamay sa kanya. Sa pagtayo niya ay inatake na naman siya ng pamimitig ng binti. Napahigpit tuloy ang kapit niya sa kamay nito dahil parang matutumba siya. She felt warmth travel from their joined hands towards some other parts of her body. May kasama pa yatang kuryente yun. Nag-flash bigla sa isip niya ang panahong nagkukubli siya sa mayabong na gumamila para mabistahan niya ang pagdaan nito. Kapag nakita na niya ito, ay kumpleto na ang araw niya. Ngayon, hindi na lang niya ito manakanakang nakikita. Kasama na niya ito sa isang bubong at ng mga sandaling yun ay saka holding hands pa. At ngayon ay hindi ka na teenager na may kung ano-anong pang-ilusyon. You're a grown woman and that guy is, well, almost a lunatic. Kaya ititigil mo na ang mga kagagahan mo. Ganun ba talaga kahirap gumawa ng isang kanta? Iyon ang naging tanong ni Daphne nang minsang buong araw na nagkukulong lang sa bulwagan si Alton. Nakilatis na niya ang kasuluk-sulukan ng bahay pati na ang buong bakuran. Sa madaling salita, tapos na ang trabaho niya. Isusulat na lang niya ang recommendation niya. I-attach ang mga litratong kinuha niya at pwede na siyang magbakasyon grande. Pero si Alton ay mukhang malayo pa ang lalakbayin bago dumating ang panahon yun sa buhay nito. She kept hearing several bars of music being played over and over again.
parang dudugo na nga ang tainga niya ron. Kapag kuwan ay susundan niyo ng padabog na pagtugtog. Pahiwatig na nabugnot na ang tumutugtog. Kung sa bagay, naintindihan niya ang presyon na nararamdaman nito. Nasaksihan niya ang pag-breakdown nito. It was not a pretty sight. Dahil nga yata roon, kaya nakadama siya ng awa rito. Nang bandang hapon na ay hindi pa rin ito kumakain. Nangahas siyang dalhan na ito ng makakain. Go away! Anito nang kumatok siya. Pero binuksan pa rin niya ang pinto. Kain ka muna, inilapag niya ang tray na dala niya sa misang malapit nito. Shit! Bulalas nito, napatda siya. You made me lose my focus. I told you to go away. Didn't I? Bakit ba ang kulit mo? Abat ang tinamaan ng magaling. Akmang sasagutin niya ito pero nagtimpi siya. Palalakihin lang niya ang gulo, kaya tahimik na lang siyang lumabas ng silid. Wait, hinabol siya nito, hinagip ng braso niya. Look, I'm sorry, okay? Things are really not going right. Kaya nga, dapat ka muna sigurong kumain. Mahirap kayang mag-isip kung walang laman ang tiyan. Kaya dinalhan kita ng the irritation Alton felt quickly vanished. Napalitan yun ng kasiyahan. Gano'n na ba katagal mula ng huling may mag-alala sa kanya? Parang sobrang tagal na. Hindi na nga niya alam ang pakiramdam. Heartwarming pala yun. Hey, thanks, sabi niya kay Daphne. Wala yun. Alam ko namang napipressure ka eh, sabi nito. Noon siya lihim na nagpasalamat na nadatna niya ito sa bahay. Kung mag-isa lang siya ay tiyak na lalo siyang maaburido. Maybe it was not isolation he needed, but good company. It's a good thing I have you here with me, nawika tuloy niya. Oh, come on, bulalas nito. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Joke yun, right? Do I look as if I'm joking? Ginawa niyang sobrang seryoso ang mukha niya. No, you look as if you're about to eat someone alive. Natawa siya. It amazed him to realize that he had been laughing quite a lot lately. Hindi tuloy niya maiwasan na pagmasdan ang kausap niya. Ano ba ang mayroon nito para mapagaan nito ang nagsisikip niyang kalooban? He liked what he saw. Maamuang mukha nito pero may bahid ng kapilyahan. Iyon bang anumang sandali ay may maiisip na kalokohan? In peace, that was how she looked. But it was also the very thing that made her quite attractive. Attractive? Napapantastikuhang ulit ng isip niya. Sa mundong ginagalawan niya ay 10 sampera ang mga nagagandahang babaeng nakakasalamuha niya. May naging girlfriends pa nga siya na masasabing gorgeous o breathtaking lovely. Pero may bahid ng pagiging artificial ang mga ito na sa kalaunan ay nagkakaumay na. Daphne was like a breath of fresh air. Katulad nga siguro nito ang hangin ng probinsya na nagpapaluwag ng mga baga niyang napuno ng mga pollution. Tumagal ang pagtitig niya rito dahil tila ayaw itong hiwalayan ng mga mata niya. Tila napansin nito yun, nagbaba ito ng mukha. Nagblush ito. And that made her look more endearing. Ito ang kauna-unang babaeng nakita niya na nagbablush pa. Akala niya, hindi na uso yun. Hey, sinapo niya ang pisngi nito. I'm sorry for staring. I just like what I'm seeing, that's all. Che, inirapan siya nito. Bolero ka palang tinamaan ka ng magaling, anito. Natawa na naman siya. Kumain ka na, gutom lang yan, anito. Thanks again, sabi niya. Oo na, ulit-ulit naman, nakakabubo. Nagbubusa ito pero hindi naman ito mukhang naiirita. Nakyutan, tuloy siya rito. O paano gagawin ko muna yung report ko? Iniwan na siya nito.
He watched her walk away with a smile playing on his lips. Mainit ang panahon pero iba pa rin ang hangin sa probinsya. Ramdam na ramdam ni Daphne ang kaibahan ng mga sandaling yun habang nakaupo siya sa gilid ng duyan at sumisimsim ng napakalamig na juice na tinimpla niya. Siesta time noon at dahil halos tapos na ang trabaho niya, ay pwede na siyang magpitik-pitiks na lang na muna. Noon pa niya na-discovery ang duyan na nakatupi sa isa sa mga cabinet. Noong isang araw ay pinanghangahasan niyang ikabit yon at ngayon ay balak niya yung gamitin sa pagpapahinga niya. Napatingin siya sa gawin ng bahay. Naglulungga na naman si Alton doon. Matagal-tagal na siyang walang naririnig na tunog ng piano na nagmumula roon. Naghang na naman ba ang utak nito? Nadalhan na niya ito kanina ng tanghalian pero agad din siyang umalis dahil mukhang nagkoconcentrate ito ng gusto. You can't make any decision without consulting her or asking for her approval. Noon pa siya nagsimulang magduda na mama's boy ito pero noong una ay pinalagahan pa nito ang opinion niya sa mga bagay na may kinalaman sa relasyon nila. Dumating na nga lang ang punto na para bang parati siyang nakikipag-tug of war sa mommy nito. Nagpropose ito ng kasal pero nang pag-usapan na nila ang tungkol sa detalye ay lumalabas na halos wala pala siyang say roon. Naiplano na ng ina nito ang lahat at ang dapat na lang niyang gawin ay ang pumayag and that was the last true. Nakipaghiwalay siya rito kaso ayaw naman siyang tantanan nito. Tawag ito ng tawag sa kanya. Madalas ay inabangan pa ang paglabas niya ng opisina at nagpupunta sa tiniterhan niya. What do you want me to do so you'd forgive me? Tell me and I'll do it, ungot nito. Ano nga ba ang pwede nitong gawin para magkaayos uli sila? Parang wala, dahil ang huli nilang hindi pagkakaunawaan ay siyang tila naging mitsa para matukoy niya kung ano ba ang tunay na nararamdaman niya para dito. Alam mo, Jake, mas maganda nga siguro na nangyari ang ganun sa atin. It made me racist things between us. Don't say that, pakli nito. At ikaw man, sa palagay ko, may madidiscovery ka sa sarili mo dahil sa pangyayari nito. Just think about it for a while. Huwag muna akong subukang hanapin o kausapin. When the time is right, we'll talk, Daphne, it's not. Saka na lang muna, Chick, sabi niya. Bye for now, pinatay na niya ang telepono niya. Inalihan siya ng lungkot nang matapos ang pag-uusap nila. May halaga pa rin naman ang dalawang taon na naging nobyo niya ito. He may not have been a model boyfriend but he didn't mean to hurt her. Nagkataon lang siguro na talagang sobrang malapit ito sa ina nito. Nanlabo ang paningin niya sa mga luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Akala niya noon ay nahanap na niya ang isang bagay na napakahirap matagpuan, ang tunay na pagmamahal. Pero kaya pala mahirap iyong matagpuan ay napakahusay niyong mag-disguise. Yung sa bagay, noon pa man ay nagsimula na siyang makadama ng agam-agam. Hindi lang niya pinansin ang mga yon hanggang sa dumating ang punto na hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Hey, nagulat siya nang may magsalita mula sa kalayuan. Sa pagbaling niya ay muntik pang bumaliktad ang duyan at malaglag siya sa lupa. Mabuti na lang at nahawakan agad ni Alton ang gilid niyan. Ibinaba na muna niya ang mga paa niya para hindi matuloy ang pagbaliktad ng duyan. Umupo na lang siya sa gilid niyon. Tumabi ito sa kanya. What's wrong? Tanong nito. That was my ex I was talking to. Pag-amin niya. Para kasing kailangan din niya ng mapaglabasan ng nadarama niya. Oh, saglit na natahimik ito bago muling nagsalita.
You're pining for him, is that it? No, mabilis na tanggi niya. Mas maganda na rin na nag-break kami. Hindi ko lang maiwasan ang malungkot kahit paano. Akala ko kasi tapos na ang paghahanap ko ng makakasama sa buhay. Na hindi na ako mag-iisa. Pero hindi pala. Iyan ang tila mas iniinda niya. What caused it? The breakup, I mean. Was he too timing you? If he was? No, no, hindi ganun. Pagsalungat agad niya. It's just that he's way too attached to his mother. Hindi naman siguro yun masama, pero ang hirap ipaliwanag kaya ikwininto na lang niya kung paanong nahalata niya na tila bawat kibot ni Chick ay dapat na mas may seal of approval ng mami nito. Sa akin siya nagpo-propose, pero ang detalye ng magiging kasal namin ay ang mami niya ang nagdedesisyon. Ayaw niyang bumukod kami ng bahay dahil ayaw niyang iwan ang mami niya. So I told him to just marry his mother instead. Tahimik lang si Elton, pero nang balingan niya ito ay para itong pipigil ng tawa. Bakit? Nayayamot na tanong niya. You really see that? Oo naman. Well, he deserved it. For what it's worth, I think you did the right thing. Kung gaano ang mapapangasawa mo ay sakit lang sa ulo. Baka pati mga anak ninyo, mami pa niya ang pumili ng ipapangalan. Hindi malayo, napasimangot siya. Nabanggit nga dati ni Jake na may pangalang pinagpapakha. Matayang ibigay ng ina nito sa magiging unang apo di umano nito. But you still love him and that's why you're sad, right? Tanong ni Elton. Honestly, hindi ko sure. Nang makipag-break kasi ako sa kanya, inaasahan ko na madi-depress ako. Medyo ganun nga ang naramdaman ko. Pero may kasama rin yung sense of freedom. Parang may mabigat akong pasan na nawala na. Nalulungkot ako kasi nanghihinayang ako. Yun nga lang, masang mga ilusyon na lang yata niya ang pinanghihinayangan ko. What's love anyway? Sambit nito. Paano ba nasisiguro na love nga ang nararamdaman ng isang tao? Bakit hindi ka pa na in love? Honestly, hindi ko sure. Ginaya nito ang sagot niya. Teka, plagiarism yun na, herit niya. Gaya-gaya, putumaya, shame on you. Natawa na naman ito. And she kind of liked the fact that she managed to make him laugh so much. Hindi na sambakol ang mukha nito, kaya lalo tuloy itong gumabwapo. Eh, hindi niya talaga ako sure. I've been in relationship but I don't know enough about love to be able to tell if it's the real thing or not. I am not even sure there is such a thing as the real thing. That sounds so cynical, komento niya. Realistic is more like it, sabi nga nila. To see is to believe, hindi ba? Sa kasong ito, to feel is to believe. Natahimik siya. Oo nga, paano nga ba niya masasabi kung in love na siya? O nalungkot ka na naman, sinapo nito ang baba niya. Hinaplos ang gilid ng mga labi niya. Smile, you look a whole lot lovelier when you do. Alokohan na to. Hirit niya para palisin ang masarap na damdaming humagod sa puso niya dahil sa sinabi nito. Hindi ah, I swear. You do look lovelier when you smile. Ultimately, what he did. Bahagi man siya ng entertainment industry, ay hindi niya gawi ang mambula. O kung mambubula man siya, ay iniakma niya yun sa tao at sa pagkakataon. Binubulan niya yung mga halatang nakikipagbulahan din lang. Pero si Daphne ay hindi ganong klase ng babae. And it was so true that she looked lovelier when she smiled. Taglay nito ang payak na kagandahan pero nakakaprisko sa kanyang paningin.
At habang inisa-isa niyang pag-aralan ang facial feature nito, ay parang may naantig sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao. Ang pagsapon niya sa baba nito ay nauwi sa balayad na paghaplos niya sa pisngi nito. He liked the feeling that caressing her soft, smooth skin gave him. At habang tumatagal ay hindi na siya makokontento sa paghaplos lang doon. He started wondering what would it be like to plant kisses on her satiny skin. Down boy, utos niya sa sarili. Hindi siya nagpunta sa lugar na yun para makipag-flirt. An affair was the last thing he needed. At parang hindi naman pang-casual affair lang ang dalaga. Kahit ayaw pa niyang gawin ay inalis na niya ang kamay niya sa pisngi nito. Tell me a little about yourself, sabi na lang niya. Ako? Walang interesting sa buhay ko. I don't think so. There's always something interesting in everyone's life. Sige na. Pahapyo itong nagkwento. Nadiskubre niya na napakayapak ng pamumuhay na nakagisna nito. Trabahador sa bukid ang itay nito at ang inay nito ay simpleng may bahay na kung minsan nga ay kinukuha para tumulong sa kung saan saan. Nagpa siya ang ama nito na sa Maynila manirahan para magkaroon ng mas magandang oportunidad pero hindi na ito nakabalik sa bayan nila. Nalaman na lang daw ng mga ito na nabiktima ang tatay nito ng hit and run. Kinuha ito ng tiyahin nito para pag-aralin at ang pansamantala lang sanang pakikipisan nito roon ay naging permanente nang maglinggi ang inay nito. Sobrang baba na ng platelet count ng ina nito nang madala sa hospital. Hindi na ito makalaban sa nakamamatay na sakit. Pinawian ito ng buhay. Ang tiyahin na tinirhan ni Daphne ay buhay pa at kapisan sa bahay ang bunsong anak nito. Madalas ko siyang dalawin. Malaki ang utang na loob ko sa kanya eh. Dagdag ng dalaga. Sa pisa ng isang scholarship kaya nakapagkulihiyo ito pero nagbibigay rin daw ng dagdag na panggastos ang tita nito. Survivor ka pala. Humahang ang wika niya rito. Her life had not been easy and yet she had such a sunny and bubbly personality. Marami ang kagaya ko at nagpapasalamat ako na sinerte ako kahit paano, sagot nito. Wait, you said you used to leave her? Anya, oo, kung minsan ipinapatawag ng lolo mo si inay para tumulong dito sa bahay kapag may okasyon. Nakikita pa nga kita nun eh. Kailan? Bihira akong mapunta rito eh. Kapag bakasyon, nagpupunta kayo ng kuya mo sa plaza para mag-basketball, di ba? I know because natigilan ito. Hey, not fear. Ituloy mo, giit niya. Because I used to look at you. Nagtatago ako sa mga gumamila para silipin ka. Kakrush kita noon eh. Noon ha? Let me make that clear. Ba't ngayon hindi na, bayro niya. Naalaw kasi siya sa ideyang naging crush siya nito. Eh, nag-iiba naman ang taste at pananaw ng tao, di ba? That's too bad, wika niya. Sira, teka, kumusta na yung kantang ginagawa mo? Mukhang gusto na nitong ibahin ang usapan. Wala pa rin. But I'm not going to give myself grief over it. May nagpayo kasi sa akin na mag-chill muna dapat ako. Maganda sigurong sundin ang advice niya. Mabait na bata, sabi nito. And he realized that no other woman he had ever met had been able to make him laugh so much. Maybe that was why he felt light and bubbly at the moment. Para bang nawala lahat ng alalahanin niya kahit pansamantala lang. Naghikap ito. Naisturbo ka yata ang system mo, sabi niya. Hindi naman. Hindi ko nga gawi ang mag-nap. Sinubukan ko lang. Para kasi ang sarap dito sa ilalim ng puno. Tumingala siya. Para nga. Pag sang-ayon niya, hey, malaki ang duyan. Wanna share?
Anito, ang unang reaksyon niya ay ang tumanggi. He needed to get back to work. Chill. Naalala niya ang payo nito. Masubukan ngayon. Sure niya. Sandali pang lumipas ay magkatabi na sila nito sa duyan. Malaki naman yon pero dahil lumulundo yon sa gitna dahil sa bigat nila, hindi maiwasan na magkadikit sila. It was not supposed to be a big deal for him. He was a man of the world after all. Pero iba ang naramdaman niya ng mga sandaling yon. Para natutukso siya na lalong sumisiksik sa tabi nito. Mas maganda rin siguro kung yakapin niya ito. His arms was already itching to wrap itself around her. Pero ayaw niyang magalit ito sa kanya kaya pinigilan na lang niya ang sarili. Hindi raw ito sanay mag-nap pero maya-maya lang ay napansin niyang nakapikit na ito at banayad na ang paghinga. Tulog na ito. Nakakurba ang isang ngiti sa mga labi nito kaya lalo tuloy siyang naaliw na pagmasdan nito. Ito ang kusang sumisiksik sa kanya kapag kuan ay umuunan sa braso niya. Nang gawin nito yon ay parang isang minimithing pangarap niya ang natupad. It felt so nice to hold her like that. He just watched her sleep and doing so made him feel so contented. Habang ginagawa niya yun ay parang may malinaw at dalisay na tubig na dumadaloy sa kanyang pagkatao. Parang bumabaliktad ang puso niya sa kinalalagyan yun. Tumataba yun, bumibilis ang pintig at tila may kung anong gustong ipahiwatig sa kanya. Like a gently breath, blowing through my soul, seeing you makes everything right. Loving you is the answer. Loving you is the key. Napatulala siya nang maglaro na lang sa diwa niya ang naturang mga kataga. It was the beginning of a song. Halos ayaw niyang huminga dahil baka biglang maudlot ang train of thought niya. Ingat na ingat siya sa pagkilos para hindi mabala ang pagtulog ni Daphne. Nang makababa siya ng duyan ay halos kumaripa siya ng takbo papunta sa kanyang piano. He was not able to go beyond that first stanza but he felt that it was a good start. Dati kasi nakadalawang linya pa lang siya ay napapangitan na agad siya sa naisip niya. Not this time, maybe. Panimulang musika na rin siyang naiisip na aakma sa mga titik na naisip niya. Oh, he was so happy. Nanibago si Elton pagbaba niya sa komidor. Dati, bukod sa masarap na agahang naghihintay na sa kanya roon, ay kadalasang nabutan niyang nag-aamusal na si Daphne. O kaya ay hindi pa ito nagsisimula. Sa pagkakataon yun ay ang nakatakip na pagkain na lang ang nadatnan niya. Parang nawalan agad siya ng gana. Nakasanayan na niya ang kumain mag-isa pero natuklasan niyang mas masarap pa rin kung may kasalo siya. Especially if she's someone like Daphne. The words came unbidden to his mind. Pero hindi niya kinontra ang mga yun. Imbis ay umayon pa siya ng 100%. It was funny how she seemed to have curbed a niche in his heart in the short time they had been together. Hindi nga niya napansin na may inuukupa na pala itong lugar sa puso niya. At dadaigin ito ang mga magnanakaw sa pawn shops kung bilis ng paghukay ang pag-uusapan. Hayun nga, kahit wala pang 8 oras ang lumilipas mula ng nagdaang gabi, na huling makita niya ito ay hinahanap-hanap na agad ito ng paningin niya. Saan ba kasi ito sumuot? Nilibot niya ang bahay pati na ang likurang bakuran pero hindi niya ito nakita. Nang mapatingin siya sa kakahuyan ay naalala niya ang kwento nito na may madalas itong puntahang lugar sa bayan na yun. Doon siya dinala ng mga paa niya. His hunch was right on the money. Natanaw niya ito sa kahuyang malapit sa ilog. Nakatanaw ito sa tubig. Parang lalim ng iniisip. Nakatanggap na naman ba ito ng tawag mula sa boyfriend nito? Ex-boyfriend gate na isip niya. But the idea of her speaking to the guy made him so red.
Lalo na nang maisip niya na baka magkabalikan ang mga ito. Hindi pa niya nakikita ang lalaki pero noon pa lang ay gusto na niya itong sakalin. He is a mama's boy. For crying out loud, she deserves someone bitter. Iyon ang idinahilan niya sa pagguhurimentado ng kalooban niya. Baka hindi ka pa man lumulublob sa tubig, malunod ka na. Napaiktad si Daphne at dagling nilingon ang nagsalita. Ikaw talaga? Ginulat mo ko. Sitaan niya kay Alton. Pero ang kabang dulot ng pagkagulat ay hindi humupa. Tila lalo pang bumilis ang sasal ng dibdib niya nang masilayan niya ito. Akala ko iniwan mo na ako, sabi nito. May nakita siyang kislap ng kung anong emosyon sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi man niya mawari kung ano ay katulad ng paghaplos ng mainit na kamay sa kanyang puso ang epekto sa kanya. Sira, aalis ba ako nang walang paalam? What are you doing here? Kumain ka na ba? Nagkapilang, medyo wala kong gana. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinihit siya nito paharap dito. May problema ba? Tanong nito. Wala, ito talaga. Problema agad ang iniisip. Gusto ko lang mamasyal. Ilang araw na ako rito pero hindi ko pa napupuntahan itong favorite spot ko. Mabuti na lang at hindi pa rin ito nagbabago, sad niya. Nawalan siya ng gana kanina nang maisip niya na dapat na siguro siyang mag-inat-inat. Maluwag ang schedule niya pero hindi naman ibig sabihin yun na pwede na siyang tumira sa bahay na ina-inspection lang dapat niya. Yun na nga yata kasi ang gusto niyang gawin, ang tumira doon, basta kasama si Alton, dugtong ng isip niya. Lihim na niyang nahigit ang hininga niya. Ayun ang isa pang bagay na dumaragdag sa kaguluhan ng isip niya. She didn't speak and she didn't want to find someone like him in that place. Mas gusto sana niya ang mapag-isa para magkaroon na rin siya ng pagkakataong mag-isip-isip. Iniisip pa rin niya ang hiling ni Jake na magkabalikan sila. Halos tiyak na niya na malabong balikan pa niya ito. Pero mas maganda na ang makasiguro para wala siyang pagsisihan kapag matanda na siya at magkataong mag-isa pa rin siya sa buhay. She would have preferred to be alone in the house. Pero hindi lang may nang himasok sa bahay na tinutuluyan niya. Pinasok din ito ang puso niya kung hindi ba naman kasi nananadya. Nang ang tadhana, bakit ang isang Alton Binamonte pa ang dinala niyon sa buhay niya? Medyo nasa tamang katinguan pa naman siya kaya alam niyang parating na ang panahon na kakailanganin na niyang balikan ang tunay na mundo at sila ni Anton ay katulad na lang ng dalawang barkong naglampasan sa kadiliman ng gabi. The truth tore painfully into her heart. Iyon din ang mismong sakit na nadama niya kaninang maisip din niya ang ganong bagay. Hindi niya lang itsura ng isang taong walang problema ni Alton. Pagkatapos itong iangat ang baba niya ay titigan siya. Nanuot ang kilig mula sa kalingkingan niya sa paa hanggang sa buhok sa bumbunan niya dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Kinabahan din siya, baka masilip nito ang lihim niya. Ang nadarama niya para dito na hanggang ng mga sandaling yun ay nililihim niya pati sa mismong sarili niya. His fingers briefly caress her cheek, then gently trace her lips. Napalunok siya dahil parang malulunod siya sa damdaming pumupuno sa kalooban niya ng mga sandaling yun. He looked as if he wanted to kiss her. At siya ay ganun din mismo ang gusto niya mong gawin nito. Paano nangyari yun? Hindi niya lubos maisip. Posible pala yung kakakilala mo pa lang sa isang tao, pero may nararamdaman ka na agad na malalim para sa kanya. But it felt as if she had known him all her life. Stupid yun dahil kahit naman nakilala na niya ito noon pa at naging crush pa nga niya, ay hindi sila nagkalapit nito. Still, that was how she felt. At ng mga sandaling yun,
ay parang isang napakalayong alaala na si Jake. She felt a twinge of guilt. Salawahan ba siyang ituturing para sabihin niyang may pagtingin siya kay Alton, gayong kailan lang sila naghiwalay ni Jake? Kasi naman, bago pa ang formal na pagkalas niya sa boyfriend niya, ay nagsimula nang magkaroon ng pader na nakaharang sa pagitan nila. O baka noon pa nandoon ang pader at nabubulagan lang siya ng pagnanais niyang ma-inlove. Kaya hindi niya napapansin yun. Hindi niya alam kung ano ang nadarama niya para kay Alton. Pero kung ano man yun, ay sapat iyon para pigilan ang pagpalag niya ng sa wakas. Nang tila hindi ito makapagpigil, ay bumaba ang mukha nito at lumapat ang mga labi nito sa kanya. Kabado yan sigurong sabihin, pero pakiramdam talaga niya ng mga sandaling yun ay waring bumukas ang langit at tinanglawan sila ng nakasisilaw na liwanag. Para ding naging mas masigla ang paghuni ng mga ibon at pati yata ang hangin ay naging mas malamig sa ka at kaaya-aya sa kanyang balat. Or it could be just the wonder and magic of his kiss that made her feel as if the corner of her world had suddenly become a very wonderful place. Hindi siya makaimik, hindi nga yata siya makahinga nang maghiwalay na sila. I'm not sorry I did that because I wanted to do it. I couldn't help doing it, sabi nito. Ang hindi ko alam ay kung ano tayo. Don't sweat it. Ako man ay ganun din, sabad nito. Pero sa pagsambit niya ng mga kataga ay nakadama siya ng sakit. Nakita niya na parang nalungkot ito, pero hindi naman ito sinalungat ang sinabi niya. Halika doon, yaya niya rito para ibahin na ang mood nila. Itinuro niya ang malaking bato. Tudwalalay ito sa kanya sa paglakad nila. Dahil sa paghawak nito sa braso niya ay lalong siyang nagmuntikang madulas. Nakakanginig na kalamnan ang pakiramdam ng mainit nitong palad na nakasapo sa kanya. Nang marating nila ang lugar na itinuro niya ay pariho silang tumunghay lang sa malinaw na tubig na rumaragasa patungo sa kung saan. Namasyal sila at habang ginagawa niyon ay nag-usap sila tungkol sa kung ano-ano lang. Pag-uwi nila ay sabay silang nag-amusal, pagkatapos ay tumuloy na ito sa lungga nila. Siya naman ay natupag ang laptop niya. Papasadahan niya ng isang bisis pa ang report niya. Patapos na siya nang makatanggap siya ng tawag galing sa boss niya. Kumusta na? Tanong nito. Everything's coming along fine. Eh, yung recommendation mo tungkol sa bahay ng mga Belmonte, ayos na ba? Almost finished. Medyo kinabahan siya. Pauwi na ba siya nito? Ayaw pa niya. Nakakahiyang aminin pero ayaw pa talaga niya. Good. Baka naman pwedeng sumaglit ka sa San Joaquin. That's just a few towns away from where you are. Ah, oo, alam ko ang San Joaquin. Ano ang gagawin ko roon? May lumunggusali roon. It used to be owned by a bank. Nagsara na yung banko at kakilala ni Donya Amparo ang pamilya may-ari noon. They want to donate the structure to the foundation. Pakitingnan na total. Nandyan ka na sa bandar yan. Sure thing. Masiglang sagot niya. Nakahinga siya ng maluwag, hindi pa naman pala siya pababalikin sa Manila. Bukas na bukas ay pupunta ako roon.